Sir, ito yung mga jeep na naka-impound ngayon sa tabing kalsada lang. Lahat po kami niya magkakasama. Ito nga po sir, isa na pabayaan ha. Ninakaw daw po yung baterya kaya hindi po maiuwi. Hello? Hello sir. Yes sir. Sana kami tulong sa inyo sir. Hinuhuli kami sir eh. Sir, by the way, si Brother Matt po ito, staff ni Congressman Busita, opisina ng RSAP. Oh, andito kami, sir, sa impounding area kayo, sir, sa Manila. Ano daw po violation, sir? At ano sa sasakyan niyo po? Eh, sir, yung violation namin, sir, out-to-port daw, sir. Jeep po yan, jeep? Opo, sir, jeep, sir. Kailan po kayo nahuli, sir? Ngayon lang, sir, ngayon lang, sir. Ilan po kayo diyang jeep ni driver, sir? Eh, marami, sir. Hello, sir. Hello. Good afternoon. Sir, kayo yung mga jeep ni driver dyan sa Manila na na-impound? Po sir, andito kami sir. Kakausapin po kayo ni Congressman Busita. Bigay ko sa kasama ko. Hello, kapatid. Hello, ano sir, na-impound kami. Bakit daw? Out of route daw po kami sa rutang Ramon Magsaysay Ligarda. Ang dinaanan namin, ano lang, rotonda ilalim. Saan ba ang inyong prangkisa? Sa Punta, Quiapo, Santa Mesa. Tama ba yung dinadaanan nyo o hindi? Opo sir, tama po sir. Pwede kami mag-ibaba pag wala po kami pasayero ng rotonda ilalim. Pero ngayon, dahil may mga pasayero kami, mga estudyante sa ilalim, doon po kami dumadaan ngayon. Yun ang inyong rota? Opo. Sa madaling salita, wala kayong violation kung ang pagbabasehan prangkisa? Opo sir, wala po. Tama po yung prangkisa namin na Ramon Magsaysay to Ligarda hanggang Quiapo po. Kausapin ko yung iba mong kasama dyan. Eto sir, kausapin mo sir. Hello? Kapatid. Good afternoon po. Good afternoon. Yung bang inyong rota, tama, base sa prangkisa? Opo. Actually, may dala po akong desisyon yung sa prangkisa. Yes. Eto po yung rota namin. Via Punta Terminal Palento, P. Sanchez, Bimapa, Old Santa Mesa, Ramon Magsaysay, Ligarda, Bilibid Viejo, Hidalgo po. Subarnesa, Dr. Ligue. Asal Acto Regional, same route. Diba matagal na kayo sa ganyang hanap buhay? Yes, sir. Yung ruta po yun, wala pa po yung sa taas. Ang talagang way nun, sa baba. Kaso po, dininano pa kaming out of route. Sinong enforcer ang nanghuli sa inyo? MPP po si sir eh. Wala ka jacket. Wala ka jacket. Pangalan, pangalan. Anong pangalan nung naman? Walang firma lang sir ang nakalagay sa muli eh. Ilan kayo? Actually sir, marami. Pero yung mga umalis sila na umalis na nagtubos ng 1.5. Lima. Bali 12. 1.5 sir, kada sasakyan eh. Bukod pa po yung sa lisensya. Sa City Hall naman po ang tubos nun. Magkano yung sa lisensya? Magkano daw sa lisensya? Sa out of route, 2.5. Out of route, 2.5. Tapos yung signboard? 3.75. Signboard, 3.75. Ba, malaki. Malaki nga. Malaki nga. Alin ang uunahin, yung diyan o yung sa lisensya? Kasi sir, ang kailangan mauna yung sasakyan. Kasi pag naiiwan dito yung mga sasakyan, ninanakaw ang mga gamit. Nandito lang po sa labas ng mga sasakyan. Nasa kalsada lang po. Tulad nitong nakaparada rito, na huli, ngayon wala ng battery. Nakaw yung mga battery. Ang totoo niyan, dapat pag may nawalang gamit, sagot nila. Ang problema, hindi nila papanagutan yan. Oo nga yun, sir. Sinong pinakamatanda dyan sa inyo? Ito po, pinakamatandang nagdadrive. Hello, kapatid. Oo po, sir. Ilan taon ka nang nagmamaneho dyan sa Maynila? 10 years po lang, sir. 10 years. Sa panahon lang ni Mayor nangyayari yan, ano? Opo, sir. Ngayon lang po, sir. Nawala na si Mayores po. Yun, nag-upisa ng ganito, sir. Kaya nga gulat kami. Ilan kayo dyan? Dito. Ilan tayo dito, pre? Anim kayo? Opo, sir. Yung iba, okay na? Oo, nakabayad na, sir, kasi natatakot. Yung iba dito, sir, hinanakaw ang mga gamit, sir. Hello, sir. Sino sa inyo ang may GCash number? Ako, sir. Meron ako, sir. Ano ang GCash number mo? 0956.
0956 53 70 70. Bibigyan mo sila ng 15, ha? Opo, sir. Kasama ko dun, sir. Isa din na on driver sa amin magkakasama. Oo, at magme-meeting tayo next week, ha? Opo, sir. Antayin po namin yon. Nung bang panahon ni Yorme? Wala, sir. Wala, sir. Hindi po nangyari yon sa panahon ni Yorme. Ngayon lang po yung nangyari yon sa panahon na ni Mayor ng Maynila. Anim kayo? Opo, anim na lang po kami naiiwan dito na hindi pa po nakakapagtubos ng sasakyan. Para makauwi na po kami. Ilabas natin yung sasakyan ninyo, tapos mag-meeting tayo next week. Okay po, sir. Okay po. Tatawag po kayo. Oo, kami na lang tatawag sa inyo sa Lunes. Adi, tawagan tayo. Okay po, okay po. O, sige. At papadalan ko yan at tubusin nyo. Okay po. Sige po, sir. Okay, sige. Bye-bye. Hello po, sir. Good afternoon. Sir, confirm ko lang, anim po kayong lahat yan, tama? Apo, anim na lang po kami na iiwan po. Standby lang po. Okay. Okay po, sige po. Hello po, good afternoon. Hello po, good afternoon po, sir. Salamat po, nakuha na po namin yung pera. Apo, nabayaran niyo na rin po ba, sir? Apo, sir. Sir, wait lang po. Ikokonik ko po kayo kay Congressman. Ibabalita lang po natin po, sir, na okay na po. Ano? Standby po. Hello, sir. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay po, sir. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Maraming salamat po. Natubos na po namin yung mga jeep namin. Oh, sige. Mag-meeting tayo next week. Apo, sir. Antay lang po kami ng chat mo o mag-chat na lang po kami sa Lunes. Magtawagan tayo sa Lunes, okay? Okay po, sir. Okay, sir. Yung kapatid nating driver na hindi makuha yung jeep dahil nawawala yung battery. Opo, sir. Sabihin mo, tumawag sa opisina, tutulungan natin, ha? Kaso, sir, umuwi pa, sir, yung driver. Eh, kanina po, sir, nandito yun, Kailan ba yung impound yun? Kahapon daw po, sir. In-impound nila, dapat nilang panagutan kapag may nawala na ganyan. Eh, hindi nga po makauwi na po yung jeep na yun dahil nga po nawawala po daw yung battery. Ilan ba ang battery niyan? Dalawa po sa jeep. Patawagin mo sa opisina yung kapatid natin driver na nawala ng battery. Ah, sige po, sir. Sige po, sir. Ihanda ninyo yung franchise sa meeting natin, ha? Ah, po, sir. Dadalhin po namin lahat ng papeles po namin. Okay, sige. Ingat kayo. Salamat. Salamat po ulit, sir. Salamat. Maraming salamat po. Okay. Bye-bye.